Hello guys, this is Rose from a home and garden. Kumusta na kayo? And welcome to my channel. Nakikita niyo ba yung background ko dito? Si Wandering Jew. At saka ito pang isang color ng Wandering Jew. Ito yung gusto kong i-share sa inyo ngayon, mga ka-passion. Tara na, let's do it! Hello guys, kasama sa repotting raid natin ngayon eh itong Wandering Jew. Yan, ililipat natin siya. Kasama yan sa family ng Wandering Jew. Iba lang shade ng kulay niya. So nakita niyo naman may mga damo-damo pa. Talagang hindi ko sila naasikaso noong may work ako. Pero ngayon, I'm on holiday. Yan, mabibigyan ko na sila ng quality time. Ayan guys, nakuha ko na siya doon. Naalala ko to noon eh, nung binili ko to, 2 piraso lang. $2 nung napunta ako sa Flemington Market noon. Normally doon ako bumibili ng mga halaman kasi mura lang naman doon. Tapos yung mga maliliit lang. Never ako pang bumibili ng sobrang lalaki kasi gusto ko talagang ako yung magpalaki, ako yung mag-alaga. Ma-experience ko kung paano sila mabuhay. Kaya ito noon, nakakatuwa. Nung binili ko eh, 2 ganito lang po. Putulin ko siya maliit kasi ililipat naman natin siya guys. Ganito lang. Ayan lang, ganyan lang nung binili ko. Sa isang small pot, $2. Pero look at that now, look. Kaya yun guys, ang kagandahan ng ikaw ang nag-aalaga talaga. Lumalago siya talaga. At hindi lang yan guys, meron pa yung kapatid dito sa ito. Pinropagate ko din sila. Ayan o. O, diba? So, napakadali lang tusukin. Kaya huwag kayong bibili ng masyadong mga mamahal na mga halaman. Hindi yan sa pamahalan. Hindi rin sa palakihan. Nasa papag-alaga yan. Kung paano mo sila alagaan. No? So, diba? Ang ganda naman nila. Mabibili mo ba sila ng ganyan na kalago? Siyempre, oo. Pero ang mahal-mahal. Pero ngayon, kagaya niyan, binili ko ng $2 na ganito lang. And then, ngayon, look at that. Ang lago-lago na. And then, itatransfer ko na sila dito sa aking hanging basket. Para, kasi, ang family ng Wandering Jew ay gusto nila nakahang talaga. Kaya ito, ililipat ko pa sila. At saka, kung mapapansin nyo guys, sila, variety color. So, ito, talagang puro green lang. Ito, white and green. Tapos ito, may purple. Pero yung one pot lang yan. Kasi isa lang yung ano niya. Oh, guys. Isa lang. Teka, paki-close up nga. Close up ko siya. Ayaw pala kasi nakaharap sa akin yung camera. Sorry, guys. Inalis ko muna. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Isa lang ang kaniyang stem. Pero magkaiba sila ng kulay. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na lahat talaga ng plants by sunlight yung nagpapabago ng kulay nila, kagaya niyan, o di ba? Tapos ito din, dahil inilagay ko siya dito sa aking creation slot dito, yung malilim sa ilalim ng puno ng avocado, ayan, tingnan niyo, hindi masyadong maarawan. So, marami siyang kulay na green. Pag hindi naaarawan, ganyan siya, green lang siya. Pero pag naaarawan siya talaga, doon lumalabas yung parang nagpa-purple siya, nagwa-white na green. Ito yung shade ng Wandering Jew na purple na light color. Papakita ko rin sa inyo guys yung aking Wandering Jew na guys, dito ang gagamitin ko since na hindi naman siya succulents, ang gagamitin ko lang dito ay regular potting mix na nabili ko rin doon sa Bunnings. I-insert ko guys yung pagkakaiba ng ginagamit ko na soil mixture sa mga plants ko kung hindi sila cacti and succulent families, iba yung soil na ginagamit. Ayan guys, ang ginagamit ko pag regular plants lang yun
i-re-repot ko or not succulents. Kasi pwede na sila sa all-purpose potting mix. Kasi magkaiba sila ng price, guys. At saka magkaiba rin sila ng content. Kaya kailangan, depende sa halaman, kung ano yung gagamitin mong halaman, ganun din yung ilalagay mo sa kanilang soil. Kaya ito, all-purpose potting mix soil. Ayan, lagyan ko na ng all-purpose potting mix ang aking basket. Ayan, guys. Dalawang piraso lang. Ganyan na siya ka-healthy ngayon. Kaya lang, since nandun to dati sa aking mga creation, I think naglagay ako ng iba pa. So, alisan na natin to si Kala Chloe. Ayan, tanggalin natin. May naligaw. Ayan. O, diba? At tanggalin na rin natin tong si Golden Dash. Kasi nga, nandun siya sa creation slot ko eh. So, maraming halo-halo. Ayan. Diba, wow, ang ganda niya. Hindi pa man. Hindi pa tapos, guys. Dagdagan ko pa ng soil. Diba, guys, yung wonder ng mga potting plants. Talagang limited lang yung kanilang nutrient. Limited lang yung kanilang mga protein. Talaga yung needs nila, sa atin lang din sila aasa kung depende sa pot na paglalagyan natin sa kanila. So that since na ito ay repotting, dadagdagan ko siya mamaya ng konting slow release fertilizer para good enough na sa kanyang new home para hindi naman siya gaanong ma-upset. So, diba? Ang ganda na niya. Dagdagan ko pa ng isang scoop na soil. Dito sa isang side. Ayan. And then, yeah. That's it. Simple lang, oh. Diba, guys? Oh. Yung binili ko na $2 lang dati na napakaliit. Sa ganito ko lang, pat lang siya nakalagay. Teka, kuha ko. Para may idea kayo, guys. Sa ganito ko lang siya binili dati. $2. Ganyan. Pero tingnan nyo ngayon siya. Kaya nasa pag-aalaga lang, sa atin din kasi aasa yung mga plants. So, ibibigay natin sa kanila talaga yung proper na pag-aalaga, yung proper nutrient na kailangan nila every now and then, like fertilizer, yung proper soil mixture nila. Importante yon sa paghahala. Ayan, dito ko muna siya inilagay sa shady. Kasi nang ang palaya yan. Kita nyo guys yung aking apart from net na nasa shade pa sila na ampalaya. Kasi sa ilalim sila ng balag eh. Double purpose tong balag ng ampalaya ko, guys. Dito rin ako nagko-copy. Nandyan yung aming garden table and chair ni Hubby para pag nagre-relax kami habang nagko-copy. Nandito kami sa ilalim ng puno ng ampalaya. Diba ang ganda? Nasa pag-aayos lang yan, guys. Ayan. Balik ulit tayo kay Wandering Jew. Ayan na siya, diba? Ayan. Gaganda na siya dyan. Dito tayo kay Wandering Jew. Alam niyo, ang ganda-ganda nila. Tapos, ang lago-lago ng kulay niya. Ang puno niya. And then, yung kulay niya iba. Maroon red naman ito. Tapos, ganyan naman yung kulay ng green niya. Ganyan yung pagkakaiba nitong isang ginawa nating repot. Pero ang dali-dali lang nilalagaan. Kailan ko lang yan nilagay dyan sa aking hanging basket na yan. Pero tingnan nyo.
Healthy na siya. Uy, may extra si Ampalaya. Ayan. Ayan sila Ampalaya. Nasa ilalim sila ng puno ng aking Ampalaya. Sa ilalim actually ng balag. And then ito si Light Color of Wandering Dew. Ayan pa sila. Nakadikit lang sila sa wall. Actually, low maintenance din ang Wandering Dew. Pero tingnan niya, ayan lang. Ganyan sila kaganda. Ganyan. Basta ilagay mo lang sila sa pot. Pag nagdidilig ako, dinidilig ko lang din sila. And then, they grow like that. Like a tribe. Meron na silang sariling tribe dito sa small world na yan. Ayan. Yan ang marami akong Wandering Dew. Kung saan-saan na lang sila tumutubo ngayon. Kahit dito lang sila. Ayan, no, tumutubo na sila. Kaya talagang, sabi ko nga, dito sa garden ko, parang ang dami ko na rin. Ayan pa guys, ang dami-dami na nila talaga. Tribe na talaga yung mga Wandering Dew sa aking garden. Ayan, ganyan. Ayan. Guys, nandito na tayo sa ating favorite portion, ang shout out portion. At this point, gusto ko pong i-shout out yung aking bagong subscribers. At ako rin ay bago niya ding subscribers, bago niya rin akong followers. At alam ko, iniintay niya din itong video na ito na i-upload ko para i-shout out ko siya. Ang ating dream mother, buhay mother. Taga dito rin po siya sa Sydney, Australia, sa New South Wales. Kaya lang magkaiba kami ng lugar. So, eto po siya guys. Maganda rin yung kanyang mga content. Buhay mother. Na sa panahon ngayon, ang hirap-hirap. Lalo dito sa Australia, wala naman po kaming katulong dito. So, sariling sikap. Nakakapag-garden ba yan? Nakakapag-vlog pa yan? Supportahan din po natin siya si Buhay Mother from Sydney with Love. At ang aking, as usual, my dear friend and forever friend for life dito sa YouTube Live, si Tess De La Cruz. So, puntahan din po natin ang kanyang channel at supportahan din po natin siya. Ito yung maganda at isang bagay na nagustuhan ko sa pag-vlog o pag-YouTube. Nagsusuportahan tayo, nagtutulungan tayo, magkakaibigan tayo, knowing na hindi naman natin na namimit pa yung iba. By chance lang talaga, nakagaya ng aking few friends na nandito sa Australia na namimit ko, kagaya ng aking idol at ang malaking contribution sa aking mga creation, kasi siya yung unang-una mga lagi kong napapanood noon, si Sis Marge Santillan at saka si Vix Villacorta. Sila po yung aking mga inspiration sa pagbablog at pagbibideo ng mga aking mga creation. At higit lalo sa lahat ang aking mentor na si Josepher Vlogs. Subaybayan niyo po rin siya at palagi po siyang nagla-live at nag-tutorial. At malaking bagay po yon sa aking mga natututunan para po lalong mapalawak at mapalago, mapaganda ang aking channel. At iyon din po. At this point guys, I wanna say thank you very much to all of you. And if you enjoy at may natutunan din po kayo sa aking mga sinishare sa inyo, please do consider to subscribe on my channel. Pakipress na din po ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod pang mga video. At this point guys, thank you very much and more power. Keep safe!